Owen, baka gusto mong ikaw na muna ang pumalit sa akin sa trabaho ko. Kabuwanan niyo kasi ng asawa ko at kailangan kong mag-leave. Pero dahil mahalaga ang trabaho ko, kailangan ko ng substitute para sa trabaho na to. Sabi ng lalaki na isa sa katrabaho ni Claudia Owen. Anong klaseng trabaho? Kasi kung nakakainip lang yan, huwag na. Ilang linggo na akong puro report works lang. Gusto ko ng trabaho na matatagtag ang buong kalamnan ko. Kaya walang naniligaw sa'yo dahil mas lalaki ka pa sa barako. Mas mabuti na yun kaysa naman makatagpo ng lalaki na lason lang ang dala. Malamig na sambit ni Claudia sa katrabaho bago niya sinimulan ang pagsasaayos ng mga reports. Iniwan lamang sa kanya ng magaling na si Clyde ang katambak na trabaho dahil sa honeymoon nila ng asawa. Kahit papaano ay nakadama pa rin si Claudia ng paninikip ng dibdib dahil sa nasaksihan na pag-aayos ng babaeng mahal nito. Hindi naman siya naghahangad ng sobra sa lalaki dahil kagustuhan niya mismo na ipagpatuloy ang pagmamahal. Pero sa huli ay naging talo pa rin siya at malugod namang tinatanggap ni Claudia ang resulta ng katangahan niya. Owen, pwede ka nang umuwi ng maaga mamaya dahil wala namang masyadong trabaho. Hindi mo naman kailangan madali ng mga reports na yan. Pinapasabi pala ni General Levina. Sabi ng commander na napadaan sa opisina ni Claudia. Sinipat pa niya ang orasan sa ibabaw ng pader at alas 6 impunto na pala kaya tinigilan na rin niya ang pagtitipa sa keyboard ng laptop. Ganito ang naging buhay ni Claudia sa loob ng isang buwan. Pakiramdam niya ay wala siyang gana at nakukulangan ng excitement sa buhay. Kung maaari nga, ay huwag na muna niya makita si Clyde dahil sumasama talaga ang timpla niya. Owen! Muling tawag nila sa apelyido ni Claudia kaya naniningkit ang mga mata ang ipinukol niya sa mga ito. Simula kaninang umaga ay wala nang narinig si Claudia kundi ang apelyido niya. Relax! Kung nakakamatay lang ang masamang tingin, siguro namatay na kaming lahat dito. Alam naman namin na sawi ka sa pag-ibig pero huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Umuwi ka na at pinapasabi ni General na may 2 araw ka raw na pahinga. Yun lang. Yun lang ba? Baka meron pa. At sabihin niyo ng lahat. Dahil isa pang tawag niyo sa apelido ko ay sasabog tayong lahat rito. Pagbabanta ni Claudia sa mga kasamahan sa trabaho. Napakainit talaga ng ulo ng babaeng to. Sinong hindi iinit kung sa maghapon ang apelido ko na lang naririnig ko sa inyo? Hiyaw ni Claudia. Kaya napangiwi ang binata sa pintuan ng opisina niya. Ayan, ayan! Nakasigaw ka na naman! Maiwan na nga kita at baka lumipad pa ako palabas ng building dahil sa init ang ulo mo. Kumalma ka at magpalamig ng ulo dahil lahat kami ay nag-aalala sa'yo. Alam namin na may pinagdadaanan ka pero huwag mo namang idamay lahat. Sermon ng kasamahan niya kaya kahit papaano ay kumalma si Claudia at sumagi sa isipan niya ang naging pakikitungo niya sa lahat. Iniwan naman siya matapos nito, kaya dumiretso na si Claudia palabas ng building nila at sumakay sa motorbike. Isa lang naman ang nagiging takbuhan niya sa loob ng isang buwan. Ito ay ang bar. Ito lamang ang makakapagbigay ng katahimikan na kailangan niya, kahit pansamantala lamang. Samantala, panay naman ang lagok ng alak ni Edmond Baltazar sa mga mamahaling alak na nasa harapan niya. Simula nang makarating siya sa bar, ay panay-inom na siya pero hindi pa rin nararamdaman ang tama ng mga ito. Naging takbuhan rin ng binata ang bar upang mag-inom para kahit papaano ay makalimutan niya si Brooke, ang unang babaeng iniibig niya. Hinay-hinay naman sa paglaklak ng alak, Baltazar. Alam kong sawi ka sa pag-ibig, pero isipin mo naman ang kawawa mong atay. Sita ng kaibigan nito na si Edwin, ang may-ari ng bar. Nakakabobo kasi pare. Sobrang sakit pa rin kasi kahit isang buwan ang lumipas. Sariwa pa rin ng lahat. Kung pwede lang nabawiin ko na lang ulit si Brooke, ay gagawin ko. Pero hindi ko naman maatim kasi hindi naman siya sasaya sa akin. Ganun talaga ang pag-ibig. Dahil lahat na mamahalin mo ay dapat din na mahalin ka pabalik. Kasalanan mo rin naman kasi. Dahil alam mo nang hindi pahilang tao ay sumugod ka na agad. Alam mo sa sarili mo na wala kang laban sa unang minahal kaya sana ay sumuko ka na. Kaso hindi, pinagpatuloy mo lang ang katangahan mo. Sermon ni Edwin sa kaibigan na namumula na dahil sa matinding kalasingan, ngunit diretso pa rin ito magsalita. Ayun na nga pare, hindi ko naman talaga plinano na ituloy ang lahat. Pero hindi ko maatim na nakikitang umiiyak si Brooke.
Mabuti pa pare, maganap ka na lang ng ibang babae na kababaliwan mo. Yung walang sabit at ikaw lang ang gusto. Hindi mo na mababawi pa si Brooke sa asawa niya. Move on, at ituloy mo na lang ang paglalandi mo sa iba. Mas matutuwa pa ako sa'yo. Sulsul pa ni Edwin. Pero hindi magawang makinig ni Edmund dahil wala nang papantay kay Brooke. Ito na ang katapusan ng pagkaubos ng lahi niya. Hindi na siya kailanman iibig pa. Hindi madali ang gusto mong mangyari. Sa tuwing kikilala ako ng bago o hahawak ng ibang babae, pakiramdam ko na pinagtataksilan ko si Brooke. Tugon niya sa kaibigan at muling kumuha ng isang bote ng alak at saka inisahang lagok ito. Pare, ganyan talaga. Dahil ayaw mong pakawalan ng pagmamahal mo sa taong hindi na pwede sa'yo. Ganito na lang. Nakikita mo ba ang sexing babae na paparating na yan? Sabay duro ni Edwin kay Claudia na papasok pa lang ng bar. Suot pa nito ang uniforme kaya halos lahat ng tao sa bar ay hindi maalis ang tingin sa babae. Nangunot ang kilay ni Edmund nang makita si Claudia na papasok ng bar at saka biglang sumagi sa isip niya ang pagnakaw ng halik nito. Pinanood niya ang dalaga na umupo sa bar counter at umorder ng alak. Wala pang 2 minuto simula nang dumating ang babae ay nagdagsaan na ang mga lalaking lumapit sa kanya. Angas ng babaeng yan, Baltazar. Ganyan ang mga tipo kong babae. Palaban. Ano kayong pangalan ng isang yan? Alam mo ba kung saan siya nakadestino? Sa palagay ko ay, na love at first sight ako. Nahihibang na sabi ni Edwin na mas lalong hindi nagustuhan ni Edmund. Ibinagsak niya ang bote ng alak sa harapan ng kaibigan kaya lumikha iyon ng malakas na tunog. Napatingin pa sa pwesto nila ang mga customer kasama na si Claudia na pinaningkitan lamang siya ng mata nang magtagpo ang mga ito. What? Kung makatingin ka ay akala mo naman ay may inagaw ako sa'yo. Sabi ni Edwin. Wala ka pang inagaw, pero nakikita mo ba ang kita na yan? Akin yan, at kailangan namin magtuos. Sabi ni Edmund, at ang tinutukoy niyang kitan ay si Claudia. Tumayo si Edmund at naglakad papunta kay Claudia na tahimik lang ding umiinom. Sinamaan pa ng tingin ni Edmund ang mga lalaki na kanina pa nangungulit sa babae. Ano na naman ang ginagawa mo sa tabi ko, Baltazar? Hindi po ba nakikita na ayoko ng accompany? Malamig na sambit ni Claudia sa lalaki nang makaupo ito sa tabi niya. Why? Nang hinalikan mo ba ako ay hinihingi ko ba yan sa'yo? It's just a kiss, Baltazar. At alam ko na hindi iyon ang first time mo kaya huwag kang umakto na akala mo ay first time mo. Ilong na lang ang virgin sa'yo. Maanghang natura ni Claudia sa lalaki. Whatever. Ano naman ginagawa mo rito at narito ka ha? Alam ba ni Livina ang pinaggagawa mo? Kailan ka pa naging tanga? Nakikita mong umiinom ako tapos tatanungin mo pa? At saka, hindi ko ama si Livina para sabihin sa kanya kung nasaan ako. Hindi napigilan ni Edmund ang mapangiwi dahil sa kaangasa ng babae. Hindi na siya magtataka kung bakit wala pa rin nobyo ang babae. Sino nga ba ang makakatagal sa ganitong pag-uugali? Kung wala ka nang sasabihin, ay pwede ka nang lumaya sa harapan ko. Nawawalan ako ng gana dahil sa'yo. Tsaka narito ako para mag-relax, hindi para ma-stress. Dagdag pa ng babae, kaya mas lalong kumirot ang sentido ni Edmund. Hinila niya si Claudia papasok sa 2nd palapag ng bar, kung saan mga VIP customer lamang ang pwede. Noong una ay pumalag pa si Claudia at nakatikim ng mag-asawang karate si Edmund. Ngunit nang makita ang pinagdalhan sa kanya ng lalaki, ay nawala ang inis niya. Hayop ka talaga. Sana naman magtanong ka muna. Di yung aatake ka basta-basta. Di biro ang lakas ng tadyak at suntok mo. Hiyaw ni Edmund. Papuri ba yan? Salamat. Ngising demonyo pang sabi ni Claudia bago siya nagtungo sa ref at bumulaga sa kanila ang iba't ibang klase ng alak. May mga iba't ibang klaseng pulutan rin at malaking kama. Nasa VIP room sila, kaya lang naman dinala ni Edmund ang babae rito ay para hindi na lapitan pa ng mga lalaking mukhang paa. Preskong dinampot ni Claudia ang isang bote ng wine at saka umupo sa may veranda at nagsimula na namang uminom. Ganoon rin ang ginawa ni Edmund, pero beer lang ang ininom niya dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Bakit ang hirap makalimot? Naitanong pa ng babae. Mukhang tinamaan na rin ang espiritu ng alak. Hindi ko rin alam ang isasagot sa'yo dahil broken din ako.
Oo nga pala, no? Hindi ka rin pala pinili ni Brooke. Tipong ikakasal na rin dapat kayo, kaso mas pinili niya pa rin si Clyde. Pang-iinis ni Claudia sa lalaki. Wow! Coming from you na hindi rin pinili? Para bang nakatama si Edmund ng PC ng emosyon ni Claudia. Kaya sa isang iglap lang, nasaksihan ni Edmund kung paano pumatak ang luha nito. Bakit kasi hindi pwede na tayo na lang ang piliin nila? Bakit kailangan nilang bumalik sa mga taong sinaktan at nasaktan nila? Hagulgol ni Claudia dahil sa labis na kalasingan. Eh, hindi porket nasasaktan na tayo ngayon, ibig sabihin ay magiging ganito pa rin tayo habang buhay. Masakit lang ngayon, pero balang araw ay magiging maayos tayo. At saka mas okay nang makita mo na silang masaya sa totoong mahal nila. Kaysa naman ipilit natin ang mga sarili natin, hindi rin sila sasaya sa atin kapag ganun. Puno rin ng sakit na tugon ni Edmund sa babae. Talaga? Bakit ko umiiyak? Minahal mo talaga si Brooke? Bahagya pang nagulat si Edmund nang maramdaman ang basang pumatak sa kamay niya na may hawak ng beer. Sino bang hindi magmamahal sa kanya? She's almost perfect. At nasa kanya na lahat ang hinahanap ko sa isang babae. Pero wala na ako magagawa pa dahil hindi ko na mapipilit pa. Ang pwede ko na lang gawin ay maging masaya sa kasiyahan niya. Kahit masakit, pilit pa ang ngiting pinakita ni Edmund kaya napabusangot si Claudia. Hanggang sa nagkapalagayan sila ng loob. At kung kanina ay puro drama silang dalawa, ngayon para na silang baliw na tawa ng tawa. Mas lalong lumalim ang gabi, mas lalong bumibigat ang tensyon sa kanilang dalawa. Bakit hindi na lang naging tayo? Bakit hindi na lang tayo? Pagbibiro lang ni Claudia sa lalaki. Stop joking, dahil hindi magandang biro yan, Owen. Suway ni Edmund sa babae dahil sobrang lapit na nila sa isa't isa. Kinakain na rin talaga si Edmund ng alak at nag-iiba na rin ang nakikita niya sa babae. Why? Tayo lang din naman ang walang love life. What do you mean? Huwag mong laruin ang apoy, Claudia, kung ayaw mong mapasok. Babala pa ni Edmund dahil nagiging tukso na sa kanya si Claudia habang tumatagal. Pwede ba naman ikaw? Ayaw mo rin sa akin? Madiin na napapikit si Edmund dahil sa tukso na dinidemonyo ang isipan niya. Mas lalong inilapit ni Claudia ang katawan sa lalaki. Hanggang sa malanghap ng lalaki ang natural na bango ni Claudia. Mas torture pa ito kaysa sa paulanan siya ng maraming bala. Sinasabi ko sa iyo, Claudia, pagsisisihan mo ang ginagawa mo. Lalaki pa rin ako at kahit may respeto ako sa iyo, ay hindi ko pa rin makakaya ang tuksong ginagawa mo. So please, for the last time, makikiusap ako na behave yourself at matulog ka na lang roon sa kama. Madiin at pagmamakaawa ni Edmund sa babae. Ngunit naging matigas si Claudia dahil na rin sa alak na nasa sistema niya. Gusto niyang makalimot at ito na lamang ang nakikita niyang paraan upang mawala sa sistema niya si Clyde. I am warning you, Owen. Nagtatagis na ang bagang ng lalaki. Bakit? Anong bakit? This is not right. Di ako papayag, okay? Kapag ginawa ko ang gusto mo, mark my word, di ka makakawala sa akin. Para bang nagkaroon ng magic ang salitang binitawan ni Edmund sa babae. Ayaw mo ba nun? Makakalimutan mo si Brooke at makakalimutan ko si Clyde. Kahit ngayong gabi lang, gusto ko siyang makalimutan. Mahinang bulong ni Claudia na may halong pagsusumamo. Nag-iwas ng tingin si Claudia na siyang mas lalong nagpalala sa sitwasyon ni Edmund. Huli na ang lahat. Nang mapigtas na ang huling pisi ng pasensya ni Edmund sa sarili. Ikaw ang papatay sa akin, Owen. Hiyaw ni Edmund at saka niya kinabig ang batok ni Claudia at siniil ng mariin ang mapupulang labi ng babae. Hindi na nanlaban pa si Claudia, bagkos pinaubayan niya ang sarili sa lalaki. Nang gabing iyon, naging isa silang dalawa. Hindi na nakapag-isip ng tama dahil lamang sa kagustuhan na makalimot kahit pansamantala lamang. Ang isang gabi na naging memorable kay Edmund dahil ang babaeng nakaniig ay hindi na niya kailanman pakakawalan. Tuturuan niya ang sarili na mahalin ang babae dahil may paninindigan siya. Lalo na at binigay ng babaeng lumuluha ngayon sa bisig niya ang iniingatang sarili. Madaling araw na nang magising si Claudia
dahil sa malapit nang sumabog ang pantog niya. Ngunit napangiwi siya nang maramdaman ang sakit sa pagitan ng mga hita at ang panlalambot ng mga binti. Nagulat pa siya nang makita kung nasaan siya. Hindi ito ang kondo niya. Nasaan ako? Naibulalas niya dahil sa pagkakabigla. Suot lamang niya ang puting polo na sobrang laki sa kanya. Silent! Sigaw naman ang boses ng lalaki na nasa ibabaw ng kama. Walang suot na pang itaas at puting comforter lang ang nakatakip sa ibabang katawan. Hindi ito totoo. Oh God! Sabihin niyo sa akin na nananaginip lang ako! Namumutlang kausap ni Claudia sa sarili nang makita si Edmund sa ibabaw ng kama. Hinanap ni Claudia ang mga gamit niya at nasa ibabaw lang yon ng sofa. Sinuot rin niya ang pants na nakita niya lalo na ang mga armas at saka nagmamadaling lumabas ng silid. Nakasalubong pa niya ang matandang babae na may dalang mop. Iha, gising ka na pala. Bakit ka namumutla? May nangyari ba? Sandali at ipaghahanda ko ang panligo at almusal mo. Sabi ng matandang babae. Nay, hindi na ho at ako ay mauuna na. Nasaan ho ang daan palabas ng mansyon? Alam niyo po ba kung nasaan ang susi ng sasakyan ng demonyo, ni Edmund? Tanong pa ni Claudia sa matanda. Hindi siya nagkakamali dahil nasa mansyon siya ng lalaki at hindi niya maalala kung paano siya nakarating rito. Ngunit ang natatandaan niya ay ang pinagsaluhan nilang sandali. Halos maiyak si Claudia dahil sa katangahan niyang ginawa kung bakit niya naibigay ang sarili sa hindi naman niya nobyo. Ito iha ang kotse ni Mond. Pero hindi mo ba siya gigisingin para ihatid ka? Alas 3-4 pa lang na madaling araw. Hindi na ho at mauna na ako. Aniya at nagmamadaling sumakay sa kotse ni Edmund at pinaharurot yon paalis ng mansyon nang sising-sisi sa katangahan. Isang linggo matapos ang makasalanang gabing iyon ay tinakbuhan ni Claudia si Edmund na palagi siyang hinahanap. Hindi niya malaman kung bakit nagsimula itong hanapin at kulitin siya. Claudia, kanina ka pa hinahanap ni General Baltazar. Kanina pa siya sa labas ng building natin. Sabi ni Clyde, nakakarating galing sa isang buwan at isang linggo na honeymoon. Wala akong alam tungkol sa kanya, okay? Irritableng turan niya. May nangyari ba habang wala ako? Imposible kasi na buntutan ka ng isang yun. Anong nangyari? Nagtratratan ba kayo? Usisa pa ni Clyde sa babae dahil naging kakaiba din ang kilos nito. Pwede ba? Wala nang sabing nangyari, Claudia! Sigaw ni Edmund. Sa pangalan ni Claudia kaya nanlaki ang mga mata ni Claudia at napatingin kay Clyde. Pinapasok ko na. May sasabihin daw sa iyong mahalaga. Kibit balikat na sabi ni Clyde. Uupakan sana siya ni Claudia nang magtungo si Edmund sa harapan niya na may nalulungkot na mukha. Isang linggo mo na akong pinagtataguan. Baka pwede naman tayong mag-usap. Ani pa nito. Wala tayong dapat pag-usapan, Baltazar. Kung hindi mo nakikita, ay napakadami kong report na kailangang tapusin ngayong araw. We need to talk. Kahit 5 minuto lang. Pambabaliwala ni Edmund sa palusot niya. Hindi nga pwede. Dahil busy ako at marami akong dapat tapusin. At saka, wala tayong dapat pag-usapan dahil wala namang dapat. Levina, pwede ko bang mahiram ang sniper mo? Paalam pa ni Edmund kay Clyde. Hindi na nagtanong pa si Clyde dahil hindi naman ito bulag upang hindi maintindihan ang nangyayari sa dalawa. Tumangulang siya at isang iglap na buhat ng batang general ang babae at inilabas ng sapilitan. Napailing-iling na lamang si Clyde dahil para bang pinagtagpo ang dalawa para sa isa't isa. Dinala ni Edmund ang dalaga sa parking lot at saka ikinulong sa pagitan ng mga braso upang hindi ito makatakbo. Hindi mo ba alam na panghaharas itong ginagawa mo sa akin, ha? Pwede kitang kasuhan kapag hindi ka pa tumigil. Baka nakakalimutan mo na hawak ko na ang batas at wala kang magagawa. Kung di mo ko iniwasan ng 1 linggo, di ako darating sa ganitong punto. Ano kasi gusto mo? Wala naman tayong dapat pag-usapan. Anong wala? Hindi ko nakakalimutan ang nangyari ng gabing yon, Claudia. Kakalimutan mo lang ba yon? Ano gusto mong gawin ko? Magpa-party kasi nangyari sa atin? Bakit di mo nalang isipin na isa ako sa mga naka-one-night stand mo? Singhal ni Claudia sa mismong pagmumukha ni Edmund. Hindi nagustuhan ni Edmund ang sinabi ng babae, kaya mas lalo nitong inilapit ang katawan. Sa tingin mo ba,
Ganon kadali ang gusto mong gawin? Bakit? Huwag mong sabihin na in love ka na sa akin dahil lamang sa isang gabi. Huwag ako, Edmund. Alam ko kung gaano mo kamahal si Brooke. Alam mo rin na si Clyde lang ang laman ng puso ko. Malamig na sabi ni Claudia. Mas lalong lumamig ang ekspresyon sa mukha ni Edmund at nag-isang linya ang labi nito. Lumitaw na rin ang mga ugat ng lalaki sa braso dahil sa pagpipigil sa galit. Isang linggo siyang binaliw ng babae matapos ang isang gabi na pagkakamali lamang para rito. Isang linggo siyang naghintay na pag-usapan nila ang nangyari. Kaso, mas pinili ng babae na takasan ito. Hindi maintindihan ni Edmund kung paano nagsimula ang lahat. Basta pagising niya, si Claudia ang hinahanap niya. Ang malalambot itong labi ang hindi mawala sa isipan niya. Kalokohan man sabihin, ngunit para bang tinamaan si Edmund kay Claudia. Bakit hindi? Ako lang bang babaeng naka one night stand mo, ha? Nawala ang inis ni Edmund sa babae nang matitigan niya ang mapulang labi ni Claudia. But I did give you a warning ng gabing yon. Na akin ka na kapag nagpatuloy ka. Di ka nakanig, so bear the consequences. Malamig na tinura ni Edmund sa babae. Nababaliw ka na talaga? Hindi, kaya wag na wag mong susubukang muli na magtago sa akin. Or else, I will punish you. Natiyak na pagsisisihan mo. Pagbabanta ni Edmund kay Claudia bago niya inangat ang ulo ni Claudia at mabilis na hinalikan ang labi. Nagpaalam na rin ito at saka parang walang ginawang nagpalambot sa tuhod ni Claudia. Ngayon palang ramdam ni Claudia na wala na siyang kawala sa binata. Kaysa bawasan ang problema niya ay mas lalo lamang nadagdagan. 2 araw ang nakalipas nang magkaroon ng bagong misyon si Claudia at ito ay imbestigahan ang bagong krimen na nangyayari sa bayan ng Flores. Isa itong dulong bayan na iniilaga ng ibang mamamayan dahil nga sa mga taong hindi na nakakalabas matapos pumasok rito. Sigurado ka ba na kaya mong mag-isa sa misyon na to? Isama mo si Arthur para naman magkaroon ng ideya ang batang iyon sa gagawin. Sabi ni Clyde kay Claudia na sasabak na ngayon sa totoong misyon. Matapos ang 1 buwan at 2 linggo na puro report lang ang ginagawa niya, ay heto na ang totoong aksyon. Pero nawala ang excitement niya nang utusan siya ni Clyde na isama ang bagong miyembro sa grupong ito. Ito ay si Arthur Salazar. Bakit hindi na lang si Hernandez? O kaya sa misyon ni Montemayor? O si Roquero? Huwag lang sa akin dahil baka maging hadlang pa yan. Magaling si Salazar sa pagpapatakbo ng sasakyan. Baka magagamit mo siya kung sakali. Tulad ng ano? Makipagkarerahan? Irritableng sabi ni Claudia dahil hindi niya gusto ang may partner sa isang misyon. Lalo na kung baguhan pa ito. This is an order, Owen. Isama mo si Salazar sa misyon mo at hayaan mo siyang maranasan ang unang misyon. Ginamit na nga ni Clyde ang ranggo kaya hindi na nakapagreklamo pa si Claudia. Bakit kasi ayaw na ayaw mo ang may kasama sa isang misyon? Maaasahan mo sila sa bingit ng problema at mas mapapabilis ang trabaho. E di maaga mo makikita si Baltazar. Pumumuska ni Simon sa babae. Tumigil naman sa pagbabasa ng magazine si Knight at Terence at nagtatakang tumingin sa sinabi ng kaibigan. Anong meron kina Baltazar? Di ba patay na patay kay Brooke si Baltazar? Tanong ni Knight. Di mo ba alam na nililigawan siya ni Baltazar? Mumulang galang nagurang pero hindi ako nililigawan ng may saltik na yun. Pinipesta niya ako, iyon ang tamang salita para doon. Putol ni Claudia sa lalaki na may halong inis. Nagsama-sama na naman kasi ang 4 na pugo kaya wala na namang hinto ang pambubwisit sa kanya. Siya lang naman kasi ang babae sa grupo ni Clyde at siya rin ang parang bunsong kapatid ng mga ito. Si Baltazar? Liligawan si Owen? Sigurado ba kayo dyan? O may nalaklak lang na panis na petsay ang lalaking yun? Singit ni Terence. Ayun nga ang kabaliktaran ni Brooke, si Claudia. So anong gayuma ba ang pinainom mo sa kanya at tila baliw na baliw sa iyo ang general na yun? Si Clyde na ang nakangisi habang nagtatanong sa partner niya. Isa ka pa, Clyde, ah! Magsama-sama kayong mga gurang! Aalis na ako! Pikon na hiyaw ni Claudia. Tsaka siya naglakad paalis ng opisina, ngunit may naging pahabol pa si Knight. Claudia! Mas matanda sa amin si Baltazar! So gurang din ang nobyo mo! Nagsabay pa ang tawanan nilang lahat. Hanggang sa makalabas si Claudia sa opisina, ay dinig pa rin niya ang tawanan ng 4 na pugo.
Naabutan pa niya si Arthur Salazar na naghihintay sa kanya sa may hallway. Hindi inaasahan ni Claudia na gwapo ang lalaki at may kaliitan ng height. Tama lamang para sa height niya. Hindi napigilan ni Claudia na ikumpara ang height ni Edmund na nasa 6 foot. Napapiksi siya ng sariling ulo dahil sa naiisip. Pinamulahan pa siya ng pisngi dahil sa naiisip. Maganda ka at huwag kang tumunganga dahil ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang tatanga-tanga. Malamig niyang sabi sa kawawang binata na tumango naman at sumunod sa kanya na parang aso. 3 oras din ang biyahe nila papuntang bayan ng Flores at 3 oras na rin ring ng ring ang cellphone ni Claudia. Di mo ba sasagutin ang tawag sa'yo? Kanina pa kasi yan. Sabi ni Arthur kay Claudia na nakapikit dahil na rin sa sakit ng ulo niya kay Edmund na inuumpisahan na naman siyang pestihin. Hayaan mo yan! Wala namang magandang bagay na naidudulot ang lalaking yan sa buhay ko. Hindi na kumibo pa si Arthur at pinagpatuloy ang pagmamaneho. Ngunit ang cellphone naman niya ngayon ang umilaw, kaya sinagot niya ito nang hindi tinitignan ang caller. Namutla pa ang kawawang binata at mabilis na ibinato kay Claudia ang cellphone. Ano ba? Pwede mo naman iabot sa akin ng maayos alam nang natutulog yung tao? Iritang sigaw ni Claudia at sinagot ang tawag. Unang salita pa lang, parang sinuntok ang ulo ni Claudia dahil kilala na niya kung sino ang tumatawag. Where the hell are you, Claudia? Sigaw ni Edmund sa kabilang linya. Bakit hindi mo sinabi na si Edmund palang caller? Mahinang sita niya kay Arthur na umiwas lang ng tingin at nag-focus sa pagmamaneho. Bumuntong hininga si Claudia dahil heto na naman ang simula ng bangayan nila ng lalaki. Bakit ko kailangan sabihin sa iyo kung nasaan ako? Tatay ba kita? The heck, Owen! Huwag mong sabayan ang init ng ulo ko ngayon. Iniiwasan mo na naman ako at hindi na ako natutuwa sa iyo. Nasaan ka ngayon at sino yung lalaki na kasama mo? Nailayo pa ni Claudia ang hawak na cellphone dahil sa nakakabinging sigaw ng lalaki. Tanga ka ba? Hindi mo pala kilala bakit mo alam ang number. Don't change the topic at sabihin mo sa akin kung nasaan ka ngayon. Patungo ako sa misyon ko. Tipid na sagot niya. I don't care kung misyon pa yan o maliligo ka. Ang tinatanong ko kung nasaan ka ngayon. Bakit ka ba galit at nakasigaw ha? Akala mo ba ay bingi ang kausap mo? At saka, hindi ko kailangan sabihin sa'yo kung nasaan ako dahil hindi kita nobyo. I'm warning you. Pagbabanta ni Edmund na nagbigay ng matinding kilabot kay Claudia. Pero nagbigay rin iyon ng matinding excitement sa kanya. Kaya napangisi siya sa kalokohang naisip. Bakit? Anong gagawin mo, baby? Paparusahan ako? Are you gonna tie and punish me, ha? Huh? Pinalambing pa ni Claudia ang boses at napansin niya ang mahihinang mura ng lalaki at ang tila hinahabol na paghinga. I swear to God, manda ka kapag nalaman ko kung nasaan ka. Brace yourself dahil hindi kita hahayaan na makalakad. Bye! Sigaw nito na may halong pagbabanta bago pinatay ang tawag. May parte sa loob ni Claudia na natatakot dahil sa pagbabanta ni Edmund, pero naroon ang excitement kung hanggang saan ba ang kaangasan ng lalaki. 4 oras lang ang lumipas at nakatago ngayon si Claudia sa likod ng malaking puno habang tangan ang 2 baril. Sa tabi niya ay si Arthur na may tama sa isang hita at sa isang braso. Huwag na kayo magtago dahil nahahanap pa rin namin kayo at humanda kayo dahil bukas lang di na kayo sisikatan ng araw tulad ng mga daga na yon. Sigaw ng isa sa 10 lalaki na nakaharap ni na Claudia at Arthur. Ang mga lalaking nagpunta sa bayan ay pinatay ng mga ito habang ang mga babae ay pinagsamantalahan at ginawang alipin. Isa pa sa nalaman ni Claudia na wala ng mga taong nakatera rito. Kaya mo pa ba? Kaya sabi ko naman sa'yo sasasakyan ka na lang. Iimbestigan ko lang ang lugar pero ang kulit mo kasi. Mahinang sabi niya kay Arthur. I'm sorry. Mahinang bulong naman ang lalaki. Wala nang magagawa pa si Claudia kundi ang lumaban upang makalabas pa sila ng buhay sa lugar. Sumilip pa siya at 5 lalaki ang nasa harapan niya ngayon. Kahit anong plano ni Claudia ay hindi talaga niya mailalabas si Arthur nang hindi sila napupuruhang 2. Iwan mo na lang ako. Sabi pa ni Arthur kaya mas lalong nag-init ang ulo ni Claudia. Hindi niya napigilan na sapakin ang lalaki kahit nanghihina na ito. Oo, hindi siya mabuting babae
pero may puso siya kahit papaano. Hindi niya kayang iwanan ang lalaki dahil lamang sa hindi sila handa sa mangyayari sa kanila. Pero hindi roon humiwalay ang kaluluwa ni Claudia, kundi sa dalawang lalaki na nasa harapan nila. Nising demonyo habang nakatutok sa kanila ang baril ng mga ito. Bago pa maiputok ni Claudia ang hawak na baril, bigla na lamang bumulagta ang dalawang lalaki sa lupa. Tangan ang mga kamay nilang may tama ng baril. Hindi lamang iyon, ang lima pa sa likuran ay bumulagta na may mga tama naman sa hita. Tigas talaga ng ulo mo. Kung di ako dumating, ano lang ipapakilala ko kina daddy ha? Ang bangkay mo? Dumagundong ang boses ni Edmund sa tahimik na bayan. Hindi maunawaan ni Claudia kung bakit bigla na lamang siyang naluha at nakaramdam ng ginhawa nang makita si Edmund. Binuhat ng mga kasamahan ni Edmund si Arthur upang madala ito sa ospital. Binuhat naman ni Edmund si Claudia na parang bata, kaya akusang pumulupot ang mga kamay ni Claudia sa batok ni Edmund at saka isiniksik ang mukha sa leeg ng lalaki. I told you, sabihin mo sa akin kung nasaan ka, pero hindi ka nakinig. Sermon ni Edmund, pero gamit pa rin ang malambot na boses. Hindi ko naman alam na mauuwi sa ganito, okay? Aniya. Sa susunod, di naman nakakamatay kung sasabihin mo sa akin kung saan ang misyon mo. Paano kung hindi ako agad nakarating? Paano ka na lang? Gusto mo bang mawalan ako ng lisensya at ranggo? I swear, papatay ako. Seryosong sabi ni Edmund na nagpasikip sa dibdib ni Claudia. Too good to be true. Iyan ang nararamdaman ni Claudia sa mga oras na ito. Hindi niya maisip kung paano nabaliw ang lalaki sa kanya kung halos iyakan nga nito ang babaeng si Brooke. How? Takang tanong niya sa lalaki nang makapasok na sila sa sasakyan. Anong how? Tinamaan ba ng ligaw na bala ang utak mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Na para bang sinasabi mo sa mga kilos mo na? Hindi maituloy ni Claudia ang sasabihin dahil nakaramdam siya ng takot na malaman ang totoo. Na ano? Tell me. Na para bang gusto mo ako, kahit alam naman natin na pareho na si Brooke ang mahal mo. Dahil ba ito sa nangyari sa atin? Hindi ba ang sinabi ko sa'yo, hindi mo naman kailangang isipin yon? Hindi na natapos pa ni Claudia ang sasabihin nang siilin siya ng halik ni Edmund sa mga labi. Husang sinuklian ni Claudia ang halik ng lalaki at sa bawat hagod ng mga labi ng lalaki ay ang pagtibok ng puso niya ng sobrang lakas. Hanggang sa maghiwalay ang mga labi nila at ngayon ay habol-habol ni Claudia ang hininga. Yes, I did love Brooke. Minahal ko si Brooke, pero bigla na lang akong gumising na ikaw na ang hinahanap ko. Pinag-isipan ko ng maayos ang nararamdaman ko dahil ayaw ko rin na masaktan ka. Dahil alam ko ang pakiramdam na yon, Claudia. I like you. Pag-amin ni Edmund sa kanya. Alam ko na si Clyde pa rin ang gusto mo, kaya gagawin ko ang lahat para makalimutan mo siya. Papatunayan ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Just give me a chance. Pagsusumamo ni Edmund. Ngumiti ng totoo si Claudia sa unang pagkakataon kay Edmund. Ramdam niya ang sincero sa mga sinabi ng lalaki at ngayon pa lang ay sigurado na siya sa nararamdaman. Nahulog na rin talaga ang loob niya kay Edmund nang hindi namamalayan. Parang kahapon lamang nang maging totoo si Claudia sa nararamdaman niya para sa lalaki. Ngunit isang buwan na talaga ang lumipas. Sa loob ng isang buwan na panliligaw ng binata sa kanya, ay mas lalong nahuhulog si Claudia sa binata. Ni hindi na nga naiisip si Clyde dahil ang binata na ang palaging laman ng isipan niya. Ang hinahanap niya at pinagtutuunan ng pansin. Nagbalik lamang sa wisyo si Claudia nang katukin ni Clyde ang mesa niya. Alam kong nakakabaliw talaga ang isang Baltazar, Owen. Pero subukan mo muna kayong tapusin ang mga reports mo. Bukas na bukas lang makakabalik na si Arthur sa trabaho. Kaya hindi mo na kailangan gawin ang mga yan. Sabi ni Clyde sa babae bago siya nagtungo sa swivel chair. Si Arthur? Bakit maayos na ba ang tama niya? Hindi ko pa pala siya nadadalaw simula nang ma-hospital siya. Maayos ng kalagayan niya. Kaya ang plano ko sa kanya ay sa office na lang dahil hindi pa siya sanay. Di rin naman niya sinabi na hanggang reports at investigasyon lang pala siya. Pero maiba nga tayo, Claudia. Kailan pa kayo nagkamabutihan ni Baltazar? Osyoso pa ni Clyde. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Baka nakakalimutan mo na masama pa rin ang loob ko sa'yo dahil sa ginawa mo sa puso ko.
pagbibiro ni Claudia pero ang totoo ay matagal na niyang natanggap na hindi talaga siya magugustuhan ni Clyde at may asawa at anak na rin ito. Napansin ko lang nakakaiba ang saya mo simula nang dumating sa'yo, si Baltazar. Di ko lang maiisip na parang dati lang ay galit na galit ka sa kanya pero ngayon. Hindi na natuloy pa ang usapan nila ni Clyde nang biglang pumasok sa silid si Knight at si Simon. Nakakunot ang parehong kilay habang dala ang isang makapal na envelope. Ibinagsak pa ng mga ito ang envelope sa harapan ni Clyde. Anong ibig sabihin ng report na to? Akala ko ba ay maayos na ang mga kasong yan? Bakit pilit na naman binubuhay ng mga hayop na nasa Senado? Asik ni Knight. Anong kaso mga ito? Takang tanong ni Clyde at saka binuksan ang laman ng envelope. Ganoon na rin ang ginawa ni Claudia at binuksan pa ang isa. Bumulaga lamang sa kanila ang dating mga kaso na nabasura. Hindi ba 5 taon o 3 taon na ang tanda ng mga kasong to? Ano na naman ang nangyari at biglang nabuhay mga yan? Takang tanong ni Claudia sa mga kaibigan. Ayun na nga pinoproblema namin ni Simon dahil ang mga demonyo na yan ay nabubulok na sa kulungan. Pero dahil gusto nila makalaya, ayan! Sagot ni Knight. May mga inilapag ba sila na ebidensya na magpapatunay na wala silang kinalaman sa krimen na ito? Kung meron, gawan yun ng paraan para hindi sila makalaya. Marami na silang napirwisyo at napatay ng mga inosenteng tao. Malamig na sabi ni Clyde. Ang mga impormasyon ng mga tao sa loob ng envelope ay ang mga taong nabubulok na sa kulungan 5 taon hanggang 3 taon na na nakakaraan. Ngunit dahil gumawa ng hakbang ang pamilya ng mga ito, ay muling nabuhay ang kaso at gusto nilang makalaya sila. Ayun nga ulit ang problema namin dyan. Hindi namin alam kung sino ang tumutulong sa kanila lalo na kay Ariel. Si Knight ang nagsalita na nakikita nga ang matinding problema sa mga mata. Sinong Ariel? At anong ginagawa ng taong yan? Pagtatanong muli ni Claudia dahil wala siyang alam sa mga kasong ito dahil kailan lamang siya lumipat sa Pilipinas. Siya lang naman ang kulto ng isang bayan noon na pumatay ng 50 tao nang hindi dumadanak ang dugo sa sariling lupain at kamay. Si Simon ang sumagot. Anong ibig mong sabihin? Siya ay isang kulto na nagbe-brainwash ng mga tao sa bayan nila. Tapos, nautusan niya ang mga ito, nakitili nila ang sarili nilang buhay. 5 taon na rin nang matapos ang kaso na yan. Pero heto na naman siya at gusto niyang lumaya. Kung ganun ay wala ba tayong dapat gawin para hindi na talaga siya makalaya? Meron, at iyon ang susunod mong misyon, Owen. Seryosong sabi ni Knight sa babae at sa unang pagkakataon, nanindig ang balahibo ni Claudia dahil sa presensya ng lalaki. Kilala ni Claudia si Knight na palabiro at kwela, pero ngayon lang niya nalaman kung paano ang isang side nito na nakakatakot. Hindi lamang iyon, dahil wala na rin itong paalam na basta na lamang lumabas sa silid kaya naiwan silang 3. Nagtatakang napatingin si Claudia sa 2 lalaki. Kasalanan ng lalaking iyan kung bakit namatay ang pamilya ng asawa ni Knight. Kamuntikan na rin mawala ang asawa niya, lalo na ang pinagbubuntis nito. Kaya ganyan na lamang kalaki ang galit niya. Si Clyde na ang sumagot sa nabuong katanungan sa utak ni Claudia. Kung ganun, may paraan pa naman para mahuli at mabulok na ng tuluyan ang taong ito, hindi ba? Nagkibit balikat ang 2. Sa alam ko dyan, may nag-iisang anak na lalaki ang hayop na yan. Baka siya ang tumutulong sa ama niya upang makalaya. Kung ganun, ang misyon ko ay alamin kung sino ang nasa likod ng pagpapalaya sa kanya at kung sino ang traidor na tumitira sa atin lahat. Ikaw na bahala dyan, Owen. Magsama ka ng isang tao na mapagkakatiwalaan mo dahil hindi biro ang kasong hahawakan mo. Ang kailangan mo lang sa kaso na ito ay huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit kaibigan mo o kahit sa amin. Makahulugang sabi ni Simon na mas lalong nagpagulo sa isip ni Claudia. 5 na rin ng hapon nang matapos ang trabaho niya at as usual ay sinundo siya ni Edmund kahit galing din ang lalaki sa isang misyon. Sakay na sila ngayon ng sasakyan nito at hindi na rin niya natanong kung saan sila patungo dahil pinag-aaralan niya ang kaso ng lalaki. Babe, kanina pa kita napapansin. Bakit hindi mo mabitawan ang report na yan? Urgent ba yan at kailangan mong mapag-aralan? Malambing na pagtatanong ni Edmund at paminsan-minsan ay binabalingan ng tingin ang babae. Ang kaso kasi nahahawakan ko, ang kaso ni Ariel Salazar. Oh, ang animal na mas masahol pa kay Satanas. Naibulalas ni Edmund kaya napatingin si Claudia sa binata. Kilala mo siya? Sinong hindi naman makakakilala sa taong yan? Halang ang kaluluwa ng tao na yan.
Nasa UK pa ako nang mabalitaan ko ang ginawa niyan at kinailangan kong umuwi para tumulong. Pero hindi kita masisisi kung sasakit ang ulo mo dyan, pero mag-ingat ka. Actually, hinahanap ko ang anak niya dahil siya ang suspect kung bakit nababasura ang lahat ng kaso ng demonyo na to. Hindi ko nga alam kung sino dapat ang uunahin ko. Sa tingin mo ba, kailangan ko ng partner sa kaso na to? Hindi agad sumagot si Edmund, bagkos ipinarkin niya ang sasakyan sa malaki at sikat na hotel rito sa Makati. Huwag ka lang magtitiwala basta kung gusto mo nang kasama sa paglutas ng kaso mo. Sagot ni Edmund na walang pinagkaiba sa sagot ng tatlong pugo. Pero tsaka na muna yan, dahil narito na tayo para magsaya. Dahil isang linggo rin akong nasa misyon at namiss kita ng sobra. Kumindat pa ang lalaki, kaya hindi napigilan ni Claudia ang matawa. Magkahawak pa sila ng kamay nang pumasok sa loob ng hotel at dumiretso sa VIP room na pinareserve ni Edmund. Pagpasok pa lang sa loob, bumulaga na sa harapan ni Claudia ang mga puting rosas na nagkalat sa lapag. Nang balingan niya ng tingin si Edmund, may hawak na itong malaking bouquet ng puting rosas. Bulaklak para sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Bola pa ni Edmund kaya muling gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ni Claudia. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Maayos naman kung isang dinner na lang dahil gutom na ako. Aniya naman kay Edmund na ngayon ay bumusangot. Hindi napigilan ni Claudia na kurutin ang maputi at makinis na pisngi ng lalaki dahil sa side itong cute. Ayan na naman tayo sa pagiging bitter mo. Di ba talaga pwede nakiligin ka? Di yung naninira ka ng momentum. Paano akong naninira ng momentum? Totoo naman talaga na gutom ako. O sa bitter, halika na makakain ka na dahil nakakahiya naman kung ginugutom pala kita. Maktulpa ng lalaki tsaka hinila si Claudia papasok ng hotel room. Ito ang nai-imagine ni Claudia sa mga date na nakikita niya sa telebisyon. Ngunit heto siya at isa rin siya sa nakaranas. Simula sa dim light na nagbibigay ng romantic ambience, mga nagkalat na petals ng bulaklak sa lapag at sa ibabaw ng malaking kama, sa teresa ng room, naroon ang isang mesa at dalawang upuan kung saan makikita ang ganda ng city dahil sa magagandang ilaw. Ganitong-ganito ang simula noong may mangyari sa kanila, ngunit ngayon ay may nararamdaman na sila para sa isa't isa. Naramdaman ni Claudia ang pagpulupot ng malaking braso ni Edmund sa bewang niya at ang paghalik ng lalaki sa uluhan. Nagustuhan mo ba? Tanong pa nito kaya tumango siya bilang sagot. Ang ganda pala. Ang ganda sobra. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang gabi. Pero mas maganda ka. Bola pa ni Edmund. Kailan kaya tayo magsasama na walang pambubola ha, Baltazar? Nga pala, may gusto akong sabihin sa'yo. Humiwalay si Claudia sa binata at tumingin sa mga mata nito. Gusto kong sabihin sa'yo na... Na, huwag na akong bitinin utang na loob. Reklamo ni Edmund dahil kinakabahan din siya sa sasabihin ng babae. Isang buwan na siyang naniligaw, kaya kung ang sasabihin ng babae ay huminto na siya sa panliligaw, ay pinapangako niyang ikukulong niya ito. Gusto kong huminto ka na sa panliligaw mo. Parang bomba nga na sumabog ang mga salitang iyon sa isip ni Edmund. Para siyang pinanlamigan at nangatal ang labi niya dahil sa paninikip ng dibdib. Ang mas masakit pa ay ang makita ang mukha ni Claudia na nakangiti sa kanya. But why? Hindi mo pa rin ba makalimutan si Levina? Teka, anong kinalaman ni Levina sa usapan natin? Takang tanong ni Claudia dahil hindi ito ang inaasahan na reaksyon ng lalaki. Sino? May ibang lalaki ba bukod sa akin? Bakit mo ako patitigilan sa panliligaw? Hindi pwede at hindi ako makakapayag. Huli na mapagtanto ni Claudia ang pagkakaintindi ng lalaki sa sinabi niya. Napatampal siya sa sariling noo dahil mali pala ang pasok ng mga salita niya. Ang ibig kong sabihin ay sinasagot na kita, kaya huwag ka nang manligaw. Aniya. What? Huwag ka nang manligaw kasi sinasagot na kita? Tayo na? Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita? Nakangising tanong niya kay Edmund na namilog naman ang mga mata dahil sa gulat. Wait, medyo nabangi kasi ako. Pwede mo bang ulitin na... Mapusok na halik ang iginawad ni Claudia sa lalaki. Hindi pa ito kaagad nakakilos dahil sa pagkabigla.
Pero kalaunay, naramdaman ni Claudia ang panunukli nito sa bawat halik niya. Naghiwalay lamang sila nang halos maubusan na sila ng hangin sa tindi ng uhaw sa isa't isa. Wala nang bawian sa sinabi mo, dahil kapag binawi mo yan, sisiguraduhin kong... Ano? Ikukulong mo ko hanggang sa hindi na ako makalabas? O baka naman lulumpuhin mo ko para hindi na ako makawala? Taas kilay na tanong ni Claudia. Na, sisiguraduhin kong maging nanay ka pagkatapos ng 9 na buwan. Tura ni Edmund at muling kinabig ang batok ng babae upang siilin ng mapusok na halik. Nauwi na naman sa mainit na sandali ngunit sa pagkakataong ito ay sigurado at mahal na nila ang isa't isa. 3 araw ang nakakalipas simula nang magsimula na si Claudia sa kaso na hawak niya. Si Arthur ang pinili niyang maging partner dahil magaling ang binata sa imbestigasyon. Narito ngayon sila sa dating bayan kung saan naganap ang pagpapakamatay ng 50 na katao. Nagmistulang isang sementeryo o haunted ang bayan dahil wala na talagang naninirahan rito. Bakas pa nga ang gamit ng mga namatay noon na nakalat kahit saan. Gaano pa kalayo para marating natin ang dulo ng bayan? Tanong ni Claudia kay Arthur. 5 minuto. Simpleng sagot ng lalaki. Hanggang sa nakarating sila sa mansyon na sadya nila na nasa dulo ng bayan. Mas malala ang mansyon dahil para na talaga itong haunted house. Masukal ang paligid, lalo na ang mansyon. Sa tingin mo ba ay walang mumu dyan? Wala sa sariling natanong ni Claudia bago tinayuan ang balahibo sa katawan. Pasimpleng natawa si Arthur dahil ang babaeng walang kinatatakutan ay nagpapakita ng kahinaan ngayon. Huwag mo akong pagtawanan dahil kaya kitang ilibing ng buhay dito. Pagbabanta pa ni Claudia sa lalaki, kaya kusa itong nagpigil ng ngiti. Pumasok sila sa mansyon at ang unang bumungad sa kanila ay ang mga daga, ipis at alikabok. Hinanap nila ang mga ebidensya na makakalap nila sa kaso pero wala. Wala silang makitang kakaiba sa mansyon hanggang sa maramdaman ni Claudia ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa. Sinagot niya agad ito dahil si Clyde ang tumawag. Bakit? Salubong niya agad sa lalaki. Umuwi na kayo dahil mas malaki ang kinahaharap nating problema ngayon. Sabi ni Clyde sa kabilang linya. Dinig pa ni Claudia ang mga gamit na nababasag at ang sigaw ni Knight. Anong nangyayari dyan? Si Knight ba yung nagwawala? Pero bakit? Nakatakas kasi si Ariel Salazar kanina lamang at nagtago na ito sa ibang bansa. Pinaghahanap na ni Simon ang lalaki ngayon. Umuwi na kayo ni Arthur dahil may gusto akong itanong sa lalaking yan. Saad ni Clyde sabay patay sa tawag. Bumaling ng tingin si Claudia sa kasamahang si Arthur at napansin niya ang walang buhay na mga mata nito habang nakatingin sa lalaki. Pinilit makipagnormalan ni Claudia sa lalaki hanggang sa makauwi sila sa Maynila nang walang pansinan. 4 na oras din ang kanilang naging biyahe hanggang sa makarating na sila sa mismong opisina. Pero ang hindi inaasahan ni Claudia ay ang sugurin ng suntok ni Knight si Arthur, kaya sumubsob ito sa lapag. What the hell, Knight? Alam mo ba na hindi pa magaling ang sugat ni... Shut up, Owen! Wala kang alam sa nangyayari dahil nagpapasok kayo ng animal sa grupo niyo! Sigaw ni Knight kay Claudia. Nagtatanong ang mga mata ni Claudia kay Clyde at Simon, pero hindi siya sinagot ng mga ito. Naalerto si Claudia nang muling lapitan ni Knight ang lalaki upang suntukin nang ikasa ni Claudia ang baril at itinutok sa lalaki. Sinasabi ko sa iyo, Owen! Wala ako sa mood para makipaglaro sa'yo. Umalis ka na sa harapan ko bago ko pa makalimutan na babae ka. Pagbabanta ni Knight na halos lumitaw na ang litid ito sa leeg dahil sa diin ng mga salitang binitawan. Try me. Move! Utos ni Knight at nagsubukan pa sila ng tingin. Subukan mo lang saktan ang babae ko, Montemayor. Pangakong pasasabugin ko ang mansyon mo kasama ang mga iniingatan mo. Alam kong alam mo na masama akong kaaway at ganoon ka rin. Singit ni Baltazar na nasa likuran na ngayon ni Claudia. Huwag kang makialam dito, Baltazar, dahil wala kang alam sa nangyayari sa amin. Kung hindi mo mamasamain, pakialas ang babae mo dahil ang kailangan ko ay ang lalaking pinuprotektahan niya. Malamig pa sa yelong utos ni Knight. Hindi mo ba aalamin muna ang totoo bago ka manakit ng pisikal? Baka kasi mali ka ng lalaking pinag-iinitan. Sinabi nang wala kang pakialam at umalis kayo sa harapan!
Bumagsak si Knight sa lapag nang wala ng malay dahil sa ginawa ni Clyde. Itinuro kasi niya ang gamot pampatulog sa lalaki at si Simon naman ang bumuhat sa lalaki at hiniga ito sa sofa. Ano ba talagang nangyayari? Nagtatakang tanong ni Claudia sa kanilang lahat. Si Arthur Salazar, ang anak ni Ariel Salazar. Kanina lang namin nalaman. Parang wala lang nasabi ni Simon. Nagulantang si Claudia kahit ramdam na niya kanina pa na may mali. Pero hindi niya inaasahan na kasama lang pala niya ang kailangan niya sa krimen. Hindi ko naman itinago sa inyo ang tungkol sa bagay na iyan. At saka, hindi ako anak ni Salazar. Adopted son niya ako na minaltrato at sinira ang buhay ko. Narito ako para mas lalo kayong tulungan na mabulok siya sa kulungan. O mas maganda kung ako na lang ang papatay sa kanya. Si Arthur na ang nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Claudia sa lalaki. Dahil ayaw kong madamay ka pa. At isa pa, wala naman akong kinalaman sa demonyo na yan. Pinatay niya ang mga tunay kong magulang at ginawa niyong miserable ang buhay ko. Kaya kung iniisip niyong traidor ako, nagkakamali kayo. Kung ganoon, alam mo kung nasa ng hayop na lalaking yon? Si Clyde na ang nagtanong. Sa bigat ng tensyon, hindi na kinaya pa ng sikmura ni Claudia kaya naduwal siya. Mabilis siyang nagtungo sa loob ng restroom at isinuka ang lahat ng dapat isuka kahit hindi pa siya kumakain simula kanina. Sumunod sa kanya si Edmund at hinimas ang likuran niya. Anong nakain mo at panayduwal ka na naman ngayon? Nag-aalalang tanong ni Edmund sa kanya. Wala naman, hindi pa nga ako kumakain. Pag-amin ni Claudia sa lalaki kaya dumilim ang mukha nito. Hindi ko gusto ang mga pagkain sa cafeteria, okay? At wala rin akong gustong kainin. Pero gusto ko ng mangga, tsaka bagoong. Aniya, please, huwag gayon ang mga biro mong ganyan. Kumain ka na sa cafeteria at susunod ako. Kailangan ko lang makausap sina Levina at Truquero. Ani ni Edmund. Pinanood ni Claudia ang papaalis na likuran ng lalaki nang maalala niya ang isang bagay na hindi niya naranasan. Kinuha pa niya ang cellphone at binilang kung kailan ba siya dinatnan at nagulat siya dahil magdadalawang buwan na siyang delay. Bumilis ang pintig ng puso niya dahil sa excitement at takot. Gabi na nang tawagan ni Claudia ang mga kaibigan niya na si Brooke, Lucina at Kira na mga asawa ni Terence, Simon at Clyde. Naghihintay silang lahat sa resulta ng PT na ginawa lamang niya kanina lang. Si Brooke agad ang sinabihan niya, ngunit sumugod din ang dalawa. Hindi nila kasama ang asawa ni Knight dahil kasama nito ang asawa. Teka, kinakabahan ako. Paano kung hindi naman talaga ako buntis? Tanong niya sa tatlo. Imposible yun dahil ganyan din ako noon sa baby namin ni Simon. Sabi ni Kira. Ako rin. Panganay namin si Terence. Akala ko talaga may period na ako, pero spottings lang pala. Singit na Lucina. Tahimik naman si Brooke dahil doktor siya at naiinis siya sa tatlong pugo. Nakakalimutan kasi minsan ng mga ito na isa siyang doktor. Dahan-dahang sinilip ni Claudia ang piti sa ibabaw ng mesa at nagulat siya sa nakita. Dalawang linya ang resulta ng piti. Nagtitili ang lahat pero hindi naman makapaniwala si Claudia dahil magkakaroon na siya ng matatawag niyang pamilya. Congratulations! Nakangiting sabi naman ni Brooke sa kanya. Hindi na mapaglagyan ang tuwa nilang lahat kaya nag-celebrate sila. Napag-usapan na rin nila kung paano sasabihin kay Edmund ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Pero dahil mapaglaro ang tadhana, kinailangan niyang tanggapin ang misyon na ibinigay ni Clyde sa kanya. At ito ay sumunod kay Knight sa UK upang hulihin si Ariel Salazar nang hindi nalalaman ni Edmund dahil ang plano niya ay surprisahin ang lalaki sa pag-uwi niya sa Pinas. Sa kabilang banda naman ay ang nayayamot na mukha ni Edmund habang nangunguna sa misyon ng nobya. Nakiusap kasi siya sa kaibigan na si Simon na siya ang papalit sa commander ng lalaki upang mabantayan ang babae dahil hindi siya panatag kung tutungo roon ang babae na mag-isa lamang. Lumuyo ka nga sa akin ng konti, pwede ba, Baltazar? Baka pa kasi hinayaan kita na pumalit sa commander ko. Maktol ni Simon dahil magkatabi lamang sila ni Baltazar sa sasakyan papuntang hideout. Dalawang araw na kasi ang nakakalipas nang lumipad sila patungong UK. Nauna lamang ng isang araw ang babae. Pwede ba?
Tigilan mo muna ang reklamo mo. Nakakasakit kasi ng ulo. Bira pa ni Edmund. Hawak ang pulang box na naglalaman ng sing-sing na pinakustomize pa nito sa sikat na gumawa. Mamaya na kasi ang plano niyang kunin ang kamay nito dahil hindi na siya makapaghintay pa. Gusto na niyang angkinin ang babae simula sa pagpapalit ito sa apelyido. Kung hindi lang ako sinabihan ng asawa ko tungkol sa sekreto nila ay hindi naman talaga kita papayagan. Bulong pa nito. Anong pinagsasabi mo dyan? Narito na tayo, okay? Huwag ka nang magdada. Sabi naman ni Edmund at saka ibinalik ang box sa loob ng bulsa niya. Basta, congratulations na lang pare. Nasabi ni Simon pero hindi na lang pinansin ang lalaki hanggang sa makarating sila sa hideout. Tahimik lamang nakikinig si Claudia sa plano ni Knight at Arthur sa paghuli sa kriminal at mamamatay tao na si Ariel Salazar. Nagkasundo na ang dalawa at humingi rin ng dispensa ang lalaki sa kanya. Ikaw Owen, dito ka lang sa may building dahil ikaw ang bahala na hulihin ang hayop na to. Hanggat maaari ay huwag kang aalis sa pinagtataguan mo. Nabalitaan ko na may mga kasapi itong nakuha kaya magiging madugo ito kung sakali. Sabi ni Knight, nang ganun kabilis? Anong demonyo ang meron siya at ang bilis niya makahanap ng minions? Takang tanong ni Claudia. Di ko alam. Ang importante ay matapos na ito. Sabi ni Knight at nakikita naman sa lalaki ang matinding pagod. Sa bulsa ni Claudia, naroon ang piti na kinakapitan niya sa mga oras na ito. Naghanda na silang lahat at ganoon na rin ang ginawa ni Claudia. Nagsuot siya ng bulletproof vest upang protektahan ang pinagbubuntis. Hinanda na rin niya ang baril na gagamitin. Pati na rin ang regular gun na kakailanganin niya kung sakali na kailangan niyang makipaglaban. Mag-iingat kayong lahat, lalo ka na Claudia. Mag-iingat ka sa pinagbubuntis mo ngayon. Sabi pa ni Knight. Hindi na siya nagulat sa sinabi ng lalaki dahil madaldal din naman ang mga kaibigan niya at panigurado ay nakarating na ito sa asawa ni Knight. Kung alam ko lang, hindi na kita sinama. Baka mapatay pa ako ni Baltazar kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Sabi pa nito. Tinapik niya ang balikat ni Knight at binigyan ng totoong ngiti na nagpapahiwatig na magiging maayos din ang lahat. 3 oras lang ang nagdaan nang kalahati na sa mga kasamahan nila Claudia ang puno ng tama ng baril. Nasa 20 ang mga kalaban nilang kriminal dito sa UK. Sa isang open space na naging imbaka ng mga sirang sasakyan at mga basura. Nasa isang malaking basurahan si Claudia dahil siya ang sniper ng grupo at 10 sa mga kalaban ang nilumpo niya ngunit hindi pa rin niya makita ang utak ng kaguluhan. Owen, huwag kang lalabas, sinasabi ko sa'yo! Sigaw ni Knight na tanga na ang balikat dahil sa tama ng bala. Pero nawala sa konsentrasyon si Claudia nang makita niya sa gitna ng putukan si Edmund. Sigaw ng sigaw ang lalaki habang isinisigaw ang pangalan niya. Naalerto pa si Claudia nang makita ang kalaban sa likuran ng lalaki ngunit naubusan ng bala ang baril niya kaya napilitan siyang tumayo at ilabas ang baril. Owen! Malakas na sigaw ni Knight nang walang takot na naglakad si Claudia sa gitna ng mga nagliliparang bala. Parang slow motion ang mga nangyayari at hindi inalintana na nasa gitna sila ng kaguluhan. Pakiramdam nilang dalawa ay sila lamang ang naroon. Hanggang sa magkalapit sila at bigla na lamang lumuhod si Edmund sa harapan ni Claudia. Punyeta ka, Baltazar! Bakit kailangan mo pang mag-propose sa gitna ng mga nagliliparan ng mga bala? Nang gagalaiting sigaw ni Simon ngunit inutusan pa rin niya ang mga kasamahan na protektahan ang dalawa. Ayup ka, Baltazar! Si Knight naman ang sumigaw. Babe, wala na tayong oras dahil baka mapatay na nila ako ni Montemayor at Turquero. Will you marry me? Tanong ni Edmund habang tangan ang magandang singsing na may ruby sa gitna. Pinaputukan pa ni Edmund ang nakita niyang kalaban sa likuran ni Claudia at ganoon din ang ginawa ni Claudia. Bilisan niyo dyan! Wala nang marami pang satsat! Ipapaalala ko lang sa inyo na nasa gitna tayo ng paghahabol ng kamatayan! Sigaw muli ni Simon na nakikipagbuno naman ngayon sa kalaban. Ngumiti ng sobrang lapad si Claudia at saka tumango. Isinuot ni Edmund ang singsing sa kamay ni Claudia at hinalikan ng mabilis sa labi ang babae. Ang akala nilang lahat ay tapos na, ngunit
Tuliro si Edmund nang iabot ni Claudia ang piti sa lalaki. Para bang tumigil ang mundo niya nang makita ang piti at nagtitili pa ito habang nagtatangis na ang bagang ng mga kasamahan nila dahil sa eksenang ginawa nila. At last, nahuli na rin si Ariel Salazar at natapos ang awayan ng walang namatay ngunit marami ang nalumpo dahil kay Claudia. Habang problemado ang lahat, masaya at malapad ang pagkakangiti ni na Edmund at Claudia na nasa loob ng sasakyan. Sinusulit ang bawat segundo na magkasama. Pagkalipas ng 2 taon ay ikinasal na nga si na Edmund at Claudia at naisilang niya ang malusog na panganay nilang anak na si Chandria. Ang nag-iisang twin ni Edmund sa ugali, ngunit twins naman ni Claudia sa hitsura. Hindi naging madali ang buhay nilang dalawa bago sila nakarating kung gaano kaayos ngayon ang buhay nila. Minsan na silang nagkahiwalay dahil lamang sa pinaglilihi ni Claudia na hindi mahanap ni Edmund kahit nilipad na nito ang ibang bansa. Claudia, baka gusto mo nang umuwi sa inyo. Maawa ka sa asawa mo? Parang noong 1 taon lang ay ganyan ka. Pati ba naman ngayon ay uulitin mo? Maawa ka naman kay Edmund. Hindi na makatulog yung tao. Si Tani Brooke sa kaibigan na magdadalawang linggo nang nakikitira sa mansyon ng babae. Hayaan mo siya. Tutal, mas mahal niya ang asawa mo. At mas pinili niya na samahan ang asawa mo kaysa bilhin ang gusto kong ice cream. Irap pa ni Claudia sa kaibigan. Sabihin niyo kay Edmund na huling pagbubuntis na niyan. Kasi ang sakit na niya sa ulo sa totoo lang. Mas gusto ko pa ang Claudia na maangas at walang inuurungan kaysa sa pabebe at matigas na ulo na Claudia ngayon. Singit ni Kira na stress na rin sa babae ngunit patuloy naman sa pagbabalat ng pipino dahil ito ang pinaglilihian ng babae. Parang hindi naman kayo mga kaibigan. Dapat sa akin ang panig niyo dahil kaibigan niyo ako. Sabi ni Claudia pero hindi siya pinansin ng 3 babae. Pero alam mo, tama si Nabrook at Kira. Bakit hindi ka pa umuwi kay Edmund? Ang bait kaya ng asawa mo tapos nagagawa mo pang magalit ng ganun sa kanya? Kahit nga wala ka ng ginawang tama sa kanya, ay siya pa rin ang umiintindi sa'yo. Paano na lang kung makahanap ng iba yan? Baka doon ka palang magsisisi. Casual na singit ni Lucina sa usapan ng 3 pero hindi niya akalain na malaki pala ang impact nito sa babae. Tinapik pa ni Brooke at Kira si Lucina dahil hindi na naman napigilan ng babae ang bibig nito sa mga advice nitong masakit ang tama. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Gwapo si Edmund at sobrang bait na lalaki. Kaya hindi na ako magtataka kung maraming pumila dyan. Aminin mo na Brooke, walang kasing bait si Edmund nang ikaw pa ang mahal niya, hindi ba? Idinamay na nga ni Lucina ang walang muwang na kaibigan. Well, totoo naman ang sinabi ni Lucina. Gatong na nga niya. Masama na ba talaga ang ugali ko? Ipagpapalit na ba ako ni Edmund sa iba? Nasasaktang sabi ni Claudia kaya nagtinginan ang magkakaibigan. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, darating ang araw na magtatanong yan kung bakit niya dinadanas ang mga ganong bagay. Hanggang sa magising na lang siya isang araw na hindi niya deserve ang nangyayari sa kanya at saka ka niya iiwan. Pangagatong panili, ang asawa ni Knight. Nag-alsabalutan ng walang oras si Claudia at nagpahatid sa mga kaibigan pa uwi ng mansyon ng lalaki. Ngiting tagumpay pa ang 3 dahil nagawa nilang mapauwi ang babae ng walang kahirap-hirap. Na kay Edmund na lamang kung paano nito susuyuin ang asawa. Nadatnan ni Claudia si Edmund na nakahiga sa sofa at hindi na niya halos makilala ang asawa dahil sa balbas nitong di na naahit. Pati ang eye bags na galing sa walang sawang pagbabantay sa labas ng mansyon ni Brooke. Binitawan na muna ni Claudia ang anak nilang si Chandria sa stroller nito bago nilapitan ang asawa. Babe, sorry. Lumuluha pang sabi niya sa natutulog na si Edmund. Hindi ko naman talaga gusto na layasan ka. Hindi ko lang napigilan na magtampo at saka sumama ang loob ko. Aniya. Unti-unting nagmulat ng mata si Edmund at ang unang bumulaga kay Claudia ang ngiti ng asawa. Talaga ba? So hindi ka na ba aalis niyan sa tuwing nagtatampo ka? Hahayaan mo na akong magpaliwanag? Hindi ka na mag-aan sa balutan at titira kay na Brooke? Hindi na. Sagot ni Claudia. Pangako? Pangako. Halika nga rito at namiss kita ng sobra.
Hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung humupa na ba ang galit mo o galit ka pa ba. Namiss ko rin si Chandria, ang anak natin. Sabi ni Edmund, namiss rin kita. Nahihiya pang sabi ni Claudia sa asawa. Dapat lang, dahil 2 linggo kang tumira kay Brooke. Huwag mo nang uulitin yun na, dahil hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko. Mahal kita, Claudia. Kayo ng anak natin. Malambing na sabi ni Edmund sa babae at mas niyakap ito ng mahigpit. Mahal din kita at hindi na mauulit yun. Tura ni Claudia. Nag-asaran pa silang 2 tulad ng madalas nilang ginagawa. Tawa naman ang tawa ang anak nilang si Chandria. Sa wakas, nabuo na rin talaga ang pamilyang inaasam ni Claudia dahil natagpuan niya ang pinakamabait na lalaki na walang kapantay. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday series. At dahil dyan, shout out po to Romilyn and Jill Constantino. Hello po to Nestor and Neslyn Cabiasa from Misamis Occidental. Hi po to Lizel Duran from Negros Occidental. At hello din to Aida Ilagan from Bahrain, Teresa Melvida from Dubai, Ramon Castro from Milan, Italy, at shout out din to Evelyn Miller from Germany, Arlene Sakmad from Libya, at Bernie from Palawan. Muli, maraming salamat po at naway nasiyahan po kayo sa kwento natin ngayon at sumubaybay po kayo sa susunod na mga kwento sa Inday series. Hanggang sa muli!